You and I know you ain't about that life. Naging mainit na usapin nga ang nangyaring insidente sa pagitan ng sikat na banda na Kamikaze at ng gobernador ng Sorsogon na si Jose Edwin Hamor na nauwi sa pagpapauwi sa banda sa Kasanggayahan Festival sa Sorsogon. Nitong October 1, 2023, inaasahan ang matagumpay sana na performance ng Kamikaze sa festival. Ngunit nagbago ang lahat nang di umano'y hindi nila siputin ang gobernador sa isang photo session na una na daw na pagkasunduan. Ang Public Information Officer ng Sorsogon, si Dong Mendoza, ay naglahad ng isang pahayag na tila hindi natuwa si Gobernador Hamor pagkatapos pumayag ang banda sa isang pictorial sa Town's 16,000 Blue Roses at pinaghintay ang butihing gobernador at sa huli ay no-show di umano ang Kamikaze. Sa gitna ng controversy na ito, si Jay Contreras, ang lead vocalist ng banda, ay nagbahagi ng simple ngunit makabuluhang mensahe sa social media na may caption na I choose love, isang pagpili ng pag-ibig sa gitna ng negatibong akusasyon. Naghatid ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at media. Marami ang nagpahayag ng suporta sa banda habang ang iba ay nagnanais ng mas klarong pahayag mula sa Kamikaze. Sa kabila ng kontrobersya, ang simpleng mensahe ng pag-ibig mula kay Contreras ay nagpapakita ng isang positibong halimbawa na sa gitna ng di pagkakaintindihan, ang pagpili ng pag-ibig ay isang hakbang patungo sa pagkakasundo-sundo at pagkakaisa. Ayon sa aming pagkakaalam, ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang Kamikaze sa ganitong uri ng insidente at wala nang naitalang katulad ng pangyayari sa nakaraan. Hanggang sa susunod na kabanata ng kwentong ito, manatili tayong bukas sa lahat ng posibilidad at pag-usapan ng mga aral na mapupulot mula sa insidente ito. Guilty or not guilty nga ba ang bandang Kamikaze? Please let us know through the comment section below.